good morning. Nandito tayo ngayon sa aking kusina. Gagawa ako guys ng pandikit na gawa sa arena. Kasi yun ang ididikit ko sa gagawin kong mga paper bag. Pag yung glue, medyo mahal-mahalin ng konti. Tsaka yung paste na nabibili. Ito lang gagamitin ko. Magluluto na lang para mas marami. Ayan guys, isimulan ko na ang aking pagagawa. Ito guys yung arena. 1/4 kilo lang ito. Siguro mga ano lang ang gagamitin ko. Mga 1/8. Tutunawin ko siya sa, lalagay ko lang siya ng konting tubig para lumapot. Pang tubig. Ayan na guys. Pwede na siguro siya. Ayan. Simulan ko lang lutuin. Siguro mahina lang ang apoy para hindi siya matutong. Marami na siyang mga gawa na paper bag nito. Kaya malapot na. Dumidikit na siya sa sandok. Ayan, pwede na siguro siya guys, malapot na. Ayan, okay na siya. Ililipat ko na dito sa aking lalagyan. Ayan, lapat na lapat na. Kailangan ng kutsara.
marami siyang marami na yung 1-8 lang siguro ito. Kaya marami na akong magagawa dito. Paper bag. Ito na guys ang aking paste na gawa sa arena. 1-8 na arena lang siya. Ayan, mamaya guys, gagawa na ako ng paper bag. Guys, ito na ako na yun. Yung ginawa kong pandikit na arena, ito na. Gagawa na tayo ng paper bag. Una guys, ito. Isang buo siya. Hahatiin ko lang siya. Para dalawa ang magawa ko. Pag isang buo, malaki kasi yun. Ito, kasyanan lang siya. Una, ganito guys. Yan. Dapat meron siyang space dito. Space. Yan. Tapos, didikitan na natin siya ng yung ginawa kong pandikit. Yan. Mas tipid siya kaysa dun sa nabibili. Mas maraming magagawa. Pag gusto nyo maraming gagawin, yun ang gagamitin nyo na. Yan, titiklopin nyo siya. Yan. Titiklopin nyo dito. Yan. Yan. Yung pinagdugso, natitiklop na siya. Ayan na guys. Next. Pagkatapos nyo matiklop, ma-fold kayo ng mga ganito kalapad lang siya. Tapos dito rin sa kabila, ma-fold din kayo. Ayan. Pagkatapos nyo matiklop na yun, ipapasok nyo na yung gitna. Ayan. Papasok niyo sa loob, tapos titiklopin niyo ng pagganito na. Ganyan na ang labas niya, guys. Next, dito naman sa kabila. Ganun din kalapad. Tapos, ipapasok niyo yung gitna sa loob. Madali lang siya magawa ng paper bag. Yan, dati hindi ako marunong, natuto na lang ako rin. Ayan na guys. Next, dito naman sa kabila, titiklopan din niyo dito. Ayan, tiklop na siya. Yung bandang ibaba. Katapos niya, ganito na. Ayan. Ayan, tiniklop ko na siya guys. Sa kabila naman, titiklopin din siya. Ayan na guys. Pagkatapos niyan, titiklopin niya dito sa may gitna, hati. Tapos yung kabila naman, titiklopin din ninyo. Ayan. Pagkatapos niya, natiklop niya na. Lagyan niyo na ng pandikit. Dapat dito lang guys sa may ganito lang yun ang lagyan kasi pag doon, didikit naman siya doon sa loob na. Hindi niyo na mabubukas siya. Ayan, nalagyan na natin. Tapos, pagkataas nyo lagyan, ipapatong nyo na yung kabilang tiniklop nyo. Ayan. Ayan na guys. So, pina. Pagkatapos nito, ayan, makikita nyo na, binuhok ko na. Ayan.
Yari na siya, paper bag na. Yan, 10 pesos lang guys ang binta ko nito. Pag nayari na. Pagkatapos nun, tiklupan nyo dito sa may ibabaw naman. Bubutasan ng puncher. Yan, dapat pantay siya. Ayan na. Ito na guys ang aking ginawa. May butas na siya. Saka nyo lalagyan ng handle. Ayan na guys ang aking gawang paper bag. 10 piso lang ito. Kalahati ng isang wrapper. Ayan. Maraming bumibili dito sa akin ng ganito. Kasi mas mura lang kaysa dun sa makapal. May bumibili rin ng makapal. Ito karamihan mga estudyante ang bumibili sa akin. 10 pesos lang. Christmas, birthday, all occasion. Ito mga binibili sa akin. Gumagawa rin ako guys ng maliit lang siya. Kalahati lang nito. Pang 5 pesos naman. Ayan. Mura na siya. Madali lang siyang gawin. Kung gusto naman ninyo, yung maliit lang. Yung 5 pesos ang ginagawa ko. Pinag-aapat ko siya. Ito. Ayan, yung isang wrapper, pinag-aapat ko siya. Kasi ibang estudyante, konti lang naman daw ang ilalagay nila. Mga chocolate na yung maliliit lang, mga biskuit, lalo na ngayon pag Christmas, marami sa akin bumibili nito, kaya lagi kaming gumagawa nito. Ayan, yung kalahati hahatiin pa natin para 1/4 siya, 1/4 ng wrapper, ng isang wrapper. Ayan na, nagawa na tayo dito. Ayan, dati rin yung kagaya yung ginawa natin kanina. Ayan, lalagyan natin ng pandikit yung kabilang side. Mas tipid pala guys yung arena. Kasi pag yung pandikit or yung glue, mahal siya. Ayan, natiklip na natin. Ayan. Yung pinagdugso natin, dapat nasa gitna lang siya. Hindi gitna natin. Ayan, titiklipin natin yung kabilang side. Ayan na. Ipapasok natin yung kabilang, yung dulo. Tapos kabila naman. Ayan na guys ang aking maliit na paper bag. Titiklupin na, didikitan na natin sa baba. Titiklupin na din natin. Then titiklupin yung magkabilang side. Kagaya din kanina. Ayan. Tapos, didikita na naman natin. Tapos, didikit na natin. Ayan na guys, ang aking ginawang maliit na paper bag. 5 pesos lang ito. Tapos titiklopin natin dito. Tapos puncher. Bubutasan na natin. Ayan na. Yari na. Tapos lalagyan na ulit natin ng paper. Ay, ng handle. Nilalagyan ko pa siya guys ng card dito sa ibabaw. O anong occasion. All occasion. Christmas.
Ayan ang aking 5 pesos na wrapper, paper bag. Ito naman yung 10 pesos, yung malaki. Ito na guys yung ginawa ko. Madali lang siya. Sana may natutunan kayo sa aking ginawa dito sa pandikit na arena ginawa ko. Ito na yung ginawa kong pandikit dito. Ito guys ang aking mga ginawa, ang aking finished product. Ayan. Meron na siyang card. Ito yung 5 pesos, ito yung 10 pesos. And thank you guys sa panonood nyo.